Hello guys! Welcome to my vlog. And for today's video, yan, pinapakita ko lang kung paano nag-start yung construction ng bahay namin before 2018. And regularly, binivisit talaga namin siya. Pero ang ating topic talaga ngayon is about sa mga budol finds ko from Shopee and yung aircon namin. Kung matipid ba siya. So, isi-share ko sa inyo yan. And kung anong ba nangyari in the past 3 years habang naghihintay kami sa turnover ng aming bahay and sinecheck talaga namin siya pati yung mga bahay ng mga clients namin na friends din namin. So syempre ayaw nating mapahiya sa ating mga clients, kailangan ina-update natin sila from time to time kung ano na din ba yung nangyari sa bahay nila bukod dun sa pag-check ng sarili nating bahay. So dapat as agent or broker, hindi natin pinapabayaan yung mga clients natin, lalo na kasi may mga ipinapangako tayo sa kanila. And si Rodney, isa siya talaga sa mga masasabi ko na ahente na hindi humabali dun sa mga pangako niya, and talagang tinutupad niya kung ano yung sinabi niya sa inyo nung nagpa-reserve kayo. Hindi katulad ng meron kasing mga ahente na ngayon pag nagpa-reserve ka na, bahala ka na sa buhay mo. And proud ako na ganun si Rodney kasi syempre ayaw nating mapahiya sa mga clients natin and ayaw naman natin na masasabihan tayo ng mga clients natin na yung ahente ko after kung makapagpa-reserve, wala na, hindi na ako binalikan, ni hindi man lang ako sinasamahan sa turnover o kaya hindi man lang ako ina-update ano ba nangyayari. Parang ang bilis-bilis nilang pagdating sa reservation, pero after ng reservation, wala na, babay ka na. Ayaw naman natin ng ganun. And yun yung reality pagdating dito sa pagbebenta ng bahay. Actually, mabilis lang maggawa ng bahay ang idensya. And siguro nagtagal lang talaga kasi nga, nagtagal yung turnover namin kasi nga, pre-selling kami bumili. And yun yung kasi yung cons ng pag bumili ka ng pre-selling, umaabot talaga siya ng 3 years. Lalo na nag-pandemic, almost 3.5 years pa nga nung na-turnover. So, this was taken December 21, 2021. And ayan, kung makikita nyo, yung may color na is yung kay M yan. Tapos yung sa amin ay dadaanan natin mamaya. Kung mapapansin nyo, yung kay M lang talaga yung nagkakaroon kami ng mga videos. Kasi since siya yung nasa abroad na client namin, siya yung bahay niya talaga yung video-videoan namin. And yung mga iba kasi namin clients, sinasamahan namin sila dito para i-check yung kanilang mga bahay. Pero meron kami ibang clients na hindi talaga namin nasasamahan. Kasi ewan ko, baka kasi nahihiya sila. And ito kasi is referrals ng iba naming kamag-anak. So parang ang nangyayari, sila yung may contact dun sa client na yon, kaya wala kaming contact sa kanila and hindi namin sila na-update, parang ganun. Pero of all in all, naging okay naman yung transaction nila and the turnover naman lahat ng bahay na nabenta namin. So good to know yon. And ayan, ito na yung bahay namin nung December 21, 2021. Ginagawa na yung septic tank. So ginawa na siya. Yan, eto naman, nag-visit lang si Roddy dito para i-check kung ano na yung update ng bahay. And yan, parang dito nararamdaman namin na wow, malapit na kami lumipat. Eto na yon, eto na yung antagal naming hinintay. So, very happy kami. And tingnan nyo kung makikita nyo, parang ang lawak-lawak nung likuran niya and yung gilid. Pero syempre, meron dyang mga setbacks. Kaya, hindi kami renovate talaga ng extension kasi yun din yung inisip namin, yung setback kasi is 2 meters. So ang matitira lang sa likod is 1.75 meters. So yun lang yung halos parang isang dipa and konti lang yung ipaparenovate mo. So parang ano mo yun, sayang gastos. Tapos maliit lang naman yung i-extend. And since dalawa lang naman kami ni Rodney, pinagkasya na namin na yung loob na lang muna yung gawin namin. And siguro next time, pag na turnover na siya sa homeowners, baka sakali na pwede nang magsagad. So, ito yung actual video ng bahay namin nung hindi pa siya nare-renovate. So, bare type talaga yung kinuha namin para naman na masunod yung kung ano yung gusto namin kasi medyo maarte nga ako and marami akong gustong gawin sa bahay ko. Syempre kasi ito yung kauna-una mong bahay na binili namin ni Rodney.
na talagang titirahan namin. So, yun sana. More to come, no? Maganda kasing investment yung bahay. Kasi, bukod sa tumataas yung value nito, isipin mo, nung kinuha namin yung bahay namin is 2.3 million. And unit na siya, 90 square meters. And yung pressure niya ngayon, nasa 3 million na. Kasi yung 2.5 million ngayon, which is higher pa ng 200,000 versus dun sa bahay namin na end unit, is nasa inner unit ka lang. 2.5 million inner unit lang. Pero phase 2 yun. So, maganda talaga na kumuha ng bahay kapag pre-selling. Yun yung isa sa mga tip na maibibigay ko sa inyo. So, after January, April na ulit kami bumalik dito. Kasi, parang sabi ko, i-excite ko muna yung sarili ko na tignan ko siya pagka buo na. And yan, nung bumalik kami ng April 2021, buo na nga siya. And yun, iniintay na lang namin na ma-turnover siya ng Pag-IBIG. Ma-take out yung loan and ma-turnover sa amin. So yan, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng bahay nung hindi pa siya nare-renovate. So, July na turnover yung bahay namin and eto na siya nung August. I promise to build a new world for us two with you in the middle. Eto, kinabit yung aircon namin September, before kami lumipat ng bahay. Pero ngayon ko lang siya i-share sa inyo kasi gusto ko sana makuha ko muna yung sample ng bill namin para makita natin kung talaga bang nakatipid kami dito sa Daikin na aircon. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description box kung saan namin nabili yung aircon and yung website nila or FB page. Nabili namin siya ng 28,500 including yung installation fee. So, mura na siya compared dun sa mga ibang nakikita namin na 29,000, 30,000, 31,000. Ito nga palang aircon namin is Smart D Series. So, maganda na daw to kasi tiningnan ko muna yung mga reviews kung ano ba yung magandang aircon na hindi naman sobrang sakit sa bulsa kasi kung carrier kasi ito kasi yung pinakamagandang aircon sa market pero sobrang mahal naman niya, 30 plus, so hindi natin kaya. And pinilit ko lang talaga na yung Daikin is pumasok dun sa budget namin kasi actually hindi na talaga advisable yung 28,000 sa budget namin pero yun, ginawa namin ang paraan kasi alam namin the long run, makakatipid kami sa kuryente kapag Daikin D-Series yung kinuha namin. Ito, kinakabit na nila kuya yung compressor sa may labas ng bahay namin. And kapag ka nga pala nagpakabit kayo ng aircon, yung free kasi nito is 10 feet copper wire. So, ibig sabihin, kung lalagpas ka sa 10 feet, magbabayad ka na per foot ang bayad nun. So, medyo magmamahal. Pero good to know naman na yung aircon namin is malapit lang dun sa paglalagyan ng compressor. Kaya hindi na rin kami nag-add. Mabilis lang din magpa-schedule sa kanila basta meron silang available slot. Kasi nung araw na to, ito lang din yung parang umaga. Nagpa-reserve ako ng unit and then isiningit nila ako dun sa schedule. Nag-provide lang kami ng permit dahil nga mahigpit dito sa Idesha. And yun, pagdating ng parang mga 6 p.m. nandito na yung contractor and ginawa na yung aircon namin. Ikinabit na siya. So, yung unit na napunta sa amin is parang ito ata yung pinakabitan ng breaker. Pero since may breaker na kasi yung aircon namin, hindi na namin siya pinalagyan. And ayun, wala kaming plug na nabili. Kaya temporary yung muna yung ginamit namin plug. Kasi ito, tignan po yan dito sa baba, mama. Yung may good good. Kasi pag naganyan kasi yan, bali yung mga yan, hihina konti. Bali yung pan speed niya, kung kaya nakalakas yung buga. Pag naganyan, pinutin mo lang ganyan. Yan. Tapos yung swing niya, kaya yung swing niya mamun. Gumagala niya na. Yung loader niya. Yan, gumagala niya siya. Para mas tipid po, ano pong dapat sa heading? Ano man, para mas matipid,
pagbukas mo na, lagay mo na sa itin. Mm-hmm. Itin yung pinaka-maximum na pinaka-malamig man. Mm-hmm. Pag malamig na yung area, lagay mo agad sa 24. Pero minti na lang, kaya ano na siya naman daw. Busa na siya ng mga paper na alas na yung 24. Mm-hmm. Kasi pag itin yung dito kasi ma'am, matagal siya ma-irits na kung buhay sa matagal siya mag-cut pa kasi mas malamig na kasi yung temperature nun eh. Mm-hmm. Kaya matagal po siya. Pag malamig na, medyo malamig na yun, pwede mo na ilagay sa 24, 25. My color black. Hindi pa gray na punta sa atin. Charan. Ay, kasama pala siyang sponge. With clay sponge. Han, punin din mo ang isa. Ang tunog. So, bago kayo mag-expect dito sa toilet bowl cleaner na to, tinry namin siya isang beses. And nag-order lang ako nito ng 3 pieces para itatry ko lang kung gumagana ba siya talaga. And okay. Maganda siya tingnan kasi color blue yung kapag nag-flush ka ng toilet bowl. Kaya lang, tumagal lang siya ng 2 days. Yun, hindi ko na nga na-videohan yung pinaka-actual na may color blue yung toilet bowl namin kasi nga after 2 days nawala din siya. Dahil kailangan niya mapunta sa Philippine Embassy sa Singapore upang doon panumpaan ang kanyang mga salay. Oo nga, gusto ko nga sa kanya yung pull out na basuran. Ilalagay ko na lang din sa description box yung mga shop kung saan namin binili, yung mga boodle finds namin sa Shopee. And yan, kinabit namin yung Korean blinds namin nito lang October kasi mabilis lang naman dumating yung Korean blinds kasi 3 days after nung ordering namin, dumating na din siya agad. Pero yun nga, isa-isa kasi namin siya binili, inuna namin yun sa may kwarto kasi naubusan na kami ng budget. Tapos yun, ngayong October, kinabit naman namin yun dito sa may dining. Wala pa na kaming dining, joke lang. Yung kitchen, tsaka sa may sala. And yun, inihintay na lang kasi namin yung aming sofa. Another blender. Towel. 2 pieces lang yung binili kong towel and hindi ko kasi akalain na ganito pala kaganda yung tela niya. Yun ah, siguro bibili na lang ulit ako ng bago. So bumili rin ako ng map holder kasi ako yung tao na ayoko talaga yung mga kung saan saan nakalagay yung mga gamit. Tapos yung mga walis tambo, kung saan saan sandal, nakapatong. So yan, bumili ako ng map wall buckle. And tingnan natin kung maganda ba siyang tingnan. O, diba? Ang ganda niya. And maayos na siyang tingnan. Yan yung nasa may likod ng TV namin. Pero bibili pa ako ng isa kasi dapat pala dalawa sila. Ayan, pati yung map, nakahang na din siya para hindi siya bumaho. And ito yung isa ko pang budol. Manipis lang siya, pero maganda siyang tingnan kasi naging organized din yung CR.
So yan, kung makikita natin, dire-diretso po yung paggawa sa Pocket Park and sa Videsha Heights. Gusto ko lang din pala isingit to. Thank you nga pala kay Ate Rose Ann dahil binigyan niya kami nitong Nescafe Dolce Gusto machine. Nasa 6,000 to sa Shopee and binigay lang sa amin to ng libre. Our first deal. Yan, boxing deal. Tingnan natin. Wow! 141 para. Mag-aircon pa tayo niya na mula September 7. Naka-aircon tayo. Mula September 13, 141. Diba? Laki ng tipid. Daikin is the best. And Kondura F. Inverter. So, bago matapos ang vlog na to, pampagod vibes lang. Diba? Ang napaka-bibo kong asawa. So, thank you guys for watching and please don't forget to like, subscribe, and click the bell button of this video and my YouTube channel para naman updated ka sa aking mga susunod na mga vlogs. Sa October 13, mag-update ulit ako kung nakatipid ba talaga tayo dito sa Daikin D series na 1 HP. Thank you guys. See you on my next vlog. Bye!